Mape, Health 2, ito ay pang third quarter, week 1 to 2. Ang ating paksa, malusog na gawi ng pamilya, o healthy habits of the family. Ito ang ating learning competency. Ang layunin sa araling ito ay natutukoy ang masayang gawi na nakakabuti sa kalusugan ng pamilya. Pangalawa, na isasagawa ang masayang gawi na nakakabuti sa kalusugan ng buong pamilya. At ang pangatlo, napapahalagahan mo ito, ang mga masayang gawi na nakakabuti sa kalusugan ng pamilya. Ano ang mapapansin mo sa larawan? Magaling, ito ay pamilyang sama-samang kumakain. Ano ang mapapansin mo sa kanilang pagkain? Tama ka, ito ay masustansya. Ang pamilya, gaano mang kaliit o kalaki, ay magiging masaya kung lahat ay nagtutulungan at sama-sama. Ang pagsasama-sama sa paggawa ng gawing nakabubuti sa kalusugan ay may pakinabang, di lamang sa iyo, kundi pati na rin sa bawat miyembro ng pamilya. Ang pamilyang sama-sama sa pagsasagawa ng malusog na gawi ay sama-sama rin sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Tingnan natin ang mga larawan. Ano ang ating mapapansin? Ganito rin ba ang ginagawa ng iyong buong pamilya? Sama-sama rin po ba kayong kumakain? Araw-araw? Nagsisimba ba kayo tuwing Linggo o kaya kung anong araw na available ang iyong mga magulang? Magaling! So ngayong araw na ito, pag-uusapan natin itong mga larawang ating nakikita dito. Gaano ba ito kaimportante o gaano ba ito kahalaga? Kailangan ba natin itong gawin? Kailangan ba nating isagawa? O kailangan ba ang pamilya ay ganito? So, tuloy tayo sa ating pagkatuto. Aaralin o pag-aaralan natin ang mga larawang narito. Kung ito ba ay mga gawi o healthy habits na ginagawa ng ating pamilya. Okay, ang una, namamasyal sa paleta. Namamasyal ang buong pamilya. Pangalawa, nag-eersisyo. Ang pangatlo ay kumakain ng sama-sama. At ang pang-apat ay nagdarasal o nagsasamba o nagsisimba. Ang pangalawa, panglima ay sama-samang naglilinis ng paligid ng tahanan. Ang tawag sa kanila ay malusog na gawi ng pamilya o healthy habits of the family. Ito yung mga gawain sinasagawa ng ating buong pamilya na dapat natin ginagawa araw-araw para mapanatiling malusog ang ating katawan at ang ating relasyon sa ating buong pamilya. Una, paglilinis ng bahay. Kaano ba kahalaga ang malinis na bahay? Malinis ba ang iyong bahay? Sama-sama rin po ba kayong gumagawa ng mga gawaing bahay? Bakit mahalaga ito? Paano mo ito isasagawa? Anong oras mo ito sinasagawa? Sino-sino ang iyong mga kasama? Ito sa larawang ito, ang bawat membro ng pamilya ay tumutulong sa pagpapanatiling malinis ang tahanan. Hindi lang si nanay ang gumagawa, hindi lang si ate at si kuya, kundi sama-sama tayo, ang buong pamilya ay naglilinis ng kapaligiran o ng buong paligid ng ating tahanan. Bakit kaya? Upang mapanatiling malinis. Kung malinis ang ating bahay, malayo tayo sa sakit. Kung malayo tayo sa sakit, magagawa natin ang gustong gawin natin kung mapapanatiling malusog ang ating katawan at hindi tayo nagkakasakit dahil malinis ang ating tahanan. Paghahanda
at pagkain ng sabay-sabay. Bakit kaya kailangan naghahanda tayo ng pagkain at bakit rin kaya kumakain tayo ng sabay-sabay? Gaano ba ito kahalaga? Dapat bang gawin ito ng buong pamilya natin? Okay, so ang paghahanda at pagkain ng sabay-sabay ay isang paraan upang maging malapit ang pamilya sa isa't isa. Kasi doon lang tayo nagkakasama, nagkakakwentuhan ang buong pamilya. Sama-sama silang kumakain. Dapat bang kinakain ng buong pamilya ay masustansya? Upo, magaling. Dapat ay masustansya ang pagkain. May glue foods ang ating kinakain. May gulay, prutas, ulam at kanin. Pagkain Pinoy. Napag-aralan na natin ito sa second sem. Second quarter. Ang mga pinggang Pinoy. Ano yung mga pinggang Pinoy nang dapat nasa pinggang Pinoy? Ano yung mga pagkain ang nasa dapat nasa pinggang Pinoy? At ito ay masustansya. Pag-i-ehersisyo. Bakit kailangan mag-ehersisyo? Kailan ba ito natin dapat isagawa? Sino ang dapat nag-i-ehersisyo? Ayan, ang pamilyang nag-i-ehersisyong sama-sama ay may mabuting dulot sa physical at emotional na kalusugan. Kapag tayo ay sama-samang nag-i-ehersisyo o nag-i-ehersisyo tayo araw-araw, lalong lumalakas ang ating katawan at nagiging masayahin tayo sa buong araw at lumalakas ang ating immune system. Lagi tayong nagpapapawis, lagi tayong nag-i-ehersisyo para ang mga sakit-sakit sa katawan ay hindi makakapanahan sa ating katawan, lalo tayong magiging malakas at matatag. Ayan, so pangatlo, paglalaro at paglilibang. Paglalaro at paglilibang, ayun. So, ang paglalaro at paglilibang ng pamilya ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat kasapi na makapag-usap at makapagsama-sama. Ang paglalaro at paglilibang ng pamilya ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat kasapi na makapag-usap at makapagsama-sama. Yan, sinasabi ko kanina, masaya rin. Iba yung pakiramdam kung ikaw ay kasama sa kasayahan ng iyong pamilya. Lagi mong hinahanap ang iyong pamilya. So, yan. Dapat yan. Dapat lang. Okay, pagdarasal at pagsisilbang. Gaano ba ito kahalaga? Dapat ang buhay natin ay nakasentro, ang pamilya natin ay nakasentro sa kalooban ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Lagi tayong nakatuon. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya dapat tayo ay nagdarasal at nagsisimba. Napapagtibay ang samahan ng buong pamilya kapag nasa sentro ng ating mga puso ang pagmamahal ng Diyos. Kapag may pagmamahal ang Diyos, tayo man din ay nagmamahal sa ating kasapi ng pamilya. Ang sama-sama na pagdarasal at pagsisimba ay magandang pag-uugali na nagbubuklod sa pamilya at nagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos. Maging matibay ang ating relasyon sa Diyos. Ang paggawa ng mga gawi ng sama-sama ay nagbibigay ng saya. Tandaan natin yan. Sa paggawa ng mga gawain, ano ang mga karaniwan niyong ginagawa ng sama-sama? Ganyan din ba ang ginagawa ng inyong buong pamilya? Sama-sama din po ba kayong nag-e-ersisyo, kumakain, namamasyal at nagsasamba? So, magaling kung ganon. Ang ganda ng pamilya nyo. Okay, tingnan natin ang mga larawan. Ang pamilyang sama-sama, ang gumagawa ay naging matatag na pamilya. Okay, subukan natin. Sa isang papel, isulat ang bilang ng larawan na nagpapakita ng malusog na gawin ng pamilya. Okay, tingnan natin ang mga larawan. So, ito number one.
Okay, tingnan natin. Number 2, number 3, number 4, 5. Okay, tingnan natin. Alin sa mga sagot mo ang tama? Kung may bilang, yon ang nagpapakita na kung tama ang iyong sagot. Tingnan niya natin. Okay. Ayon, number 2, tama. Ang number 3 at ang number 5. Bakit hindi ang number 4 at saka number 1? Kasi sila ay nag-aaway. Hindi yan dapat ang gawin ng isang pamilya. Okay, next. Paano mo pahalagahan ang iyong pamilya upang mapanatili ang kalusugan ng buong pamilya? Paano mo kaya gagawin ito? Kung ikaw ay nakikipagsuluman at ang iyong mga magulang ay nagmamahalan, masasabi natin na papahalagahan natin ang ating pamilya. Susunod tayo sa ating mga magulang sa payo nila at nakikipagsuluman tayo sa mga gawain bahay at mapapahalagahan natin ito kung tayo ay makikiisa at nananalangin syempre. Dapat nakasentro ang pagmamahal ng Diyos. Okay, tingnan naman natin dito. Gawain sa pagkatuto bilang pangatlo. Pagtambalin ang larawan ng gawain ng pamilya sa mga salitang tumutukoy dito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Okay, ano kaya ang ating mga sagot dito? Letter A, paglilinis ng bahay. Alin dyan? Paglilinis ng bahay, paghahanda ng pagkain ng sabay-sabay, pag-ehersisyo, paglalaro at paglilibang, pagdarasal. Alin dyan? Ayan, tingnan natin ang mga sagot nyo. Kung katulad yan ang mga sagot, napakahusay mo. Ang galing-galing mo! Okay, sa tahanan, gawin ang mga sumusunod. Pagwawalis, pagliligpit ng mga laruan, pagtulong sa nanay, paghahanda ng pagkain, at paghuhugas ng pinagkain. Kaya niyong gawin yan, na magaling kayo dyan. Salamat sa iyong panonood. Sana may natutuhan kayo sa ating pinag-aralan. Ang ating sanggunian ay 5-4-E sa pang grade 2 ng DepEd. So maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Teacher Beth Kalumpa, ang inyong naging guro ngayong oras na ito. God bless at mag-ingat.